Ecclesiasticus chapter 11. Itinataas ng karunungan ang ulo niya ng mababa at pinaupo siya sa gitna ng mga dakilang tao. Huwag mong purihin ang tao dahil sa kanyang kagandahan, ni kasuklaman ang tao dahil sa kanyang panlabas na anyo. Ang bubuyog ay maliit sa mga lumilipad, ngunit ang kanyang bunga ay pinaka-panguna sa matatamis na bagay. Huwag mong ipagmalaki ang iyong pananamit, at huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa araw ng karangalan. Sapagkat ang mga gawa ng Panginoon ay kamangha-mangha, at ang kanyang mga gawa sa gitna ng mga tao ay nakatago. Maraming hari ang naupo sa lupa, at isa na hindi kailanman naisip ay nagsuot ng korona. Maraming makapangyarihang lalaki ang lubhang nahiya, at ang marangal ay ibinigay sa mga kamay ng ibang tao. Huwag kang manisi bago mo masuri ang katotohanan. Unawain mo muna at pagkatapos ay sawayin mo. Huwag kang sumagot bago mo marinig ang dahilan. Nipigilin ang mga tao sa gitna ng kanilang pag-uusap. Huwag makipagtalo sa bagay na wala kang kinalaman at huwag umupo sa paghatol kasama ng mga makasalanan. Anak ko, huwag kang makialam sa maraming bagay, sapagkat kung ikaw ay makikialam ng marami, hindi ka magiging walang sala, at kung ikaw ay sunod ng sunod, hindi mo makukuha ni hindi ka makakatakas. May isang nagpapagal at nagsusumikap at nagmamadali at higit na nahuhuli. Muli, may isa na mabagal at nangangailangan ng tulong, kulang sa kakayahan at puspos ng kahirapan. Gayon may ang mata ng Panginoon ay tumingin sa kanya para sa kabutihan at itinaas siya mula sa kanyang mababang kalagayan at itinaas ang kanyang ulo mula sa paghihirap. Kaya't nagtaka sa kanya ang maraming nakakita, ang kasaganaan at kahirapan, buhay at kamatayan, kahirapan at kayamanan ay nagmumula sa Panginoon. Ang karunungan, kaalaman at pagkaunawa sa kautusan ay sa Panginoon. Ang pag-ibig at ang daan ng mabubuting gawa ay mula sa Kanya. Ang kamalian at kadiliman ay nagsimulang kasama ng mga makasalanan at ang kasamaan ay tatanda sa kanila na mapupuri doon. Ang kaloob ng Panginoon ay nananatili sa mga banal at ang kanyang paglingap ay nagdudulot ng kasaganaan magpakailanman. May yumaman sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa at pagkurot at ito ang kanyang bahagi ng kanyang gantimpala. Sapagkat kanyang sinabi, ako'y nakasumpong ng kapahingahan at ngayon'y kakain na palagi ng aking mga pag-aari. Gayun may hindi niya alam kung anong oras ang darating sa kanya at dapat niyang iwan ang mga bagay na iyon sa iba at mamatay. Maging matatag ka sa iyong tipan at makipagkasundo ka doon at tumanda ka sa iyong trabaho. Huwag kang mamangha sa mga gawa ng mga makasalanan, kundi magtiwala ka sa Panginoon at manatili sa iyong pagpapagal. Sapagkat isang madaling bagay sa paningin ng Panginoon na biglang yumaman ang isang mahirap. Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa gantimpala ng makadiyos at bigla niyang pinalalago ang kanyang pagpapala. Huwag mong sabihin, anong pakinabang ng aking paglilingkod at anong mabubuting bagay ang matatamo ko pagkatapos? Muli, huwag sabihin, ako ay may sapat at nagtataglay ng maraming bagay. At anong kasamaan ang magkakaroon ako pagkatapos nito? Sa araw ng kasaganaan ay may pagkalimot sa kapighatian. Sa araw ng kapighatian ay wala nang alaala ng kasaganaan. Sapagkat isang madaling bagay sa Panginoon sa araw ng kamatayan na gantimpalaan ang isang tao ayon sa kanyang mga paraan. Ang kapighatian ng isang oras ay nakakalimutan ng tao ang kasiyahan. Sa kanyang wakas ay malilitaw ang kanyang mga gawa. Huwag humatol sa sino mang pinagpala bago siya mamatay, sapagkat ang tao ay makikilala sa kanyang mga anak. Huwag ninyong ipasok ang bawat tao sa iyong bahay, sapagkat ang taong magdaraya ay may maraming pagsasanay. Kung paano ang isang partrido, uri ng ibon, na kinuha at iniingatan sa isang hawla, gayon ang puso ng mayabang, at gaya ng isang espiya, nagbabantay siya sa iyong pagkahulog. Sapagkat siya'y nagbabantay at ginagawang masama ang mabuti, at sa mga bagay na karapat dapat na papuri ay sisisihin ka. Sa isang kislap ng apoy, isang bunton ng mga baga ay nagniningas, at ang makasalanang tao ay naghihintay para sa dugo. Mag-ingat sa isang taong masama, sapagkat siya'y gumagawa ng kasamaan, baka magdala siya sa iyo ng walang hanggang dungis. Tanggapin mo ang isang estanghero sa iyong bahay at guguluhin kanya at iiwanan ka sa iyong sarili.